Oh, what's up internet? Nandiyan ka pala. Hindi kita nakita. Laki ng monitor ko eh. Actually, hindi siya monitor. TV siya. Yung usual setup ko kasi, tatlong monitor. Isang 27-inch, dalawang 24-inch, tapos isang 24-inch na ka-portrait mode. Naisip ko, pwede ko ba palitan lahat ng tatlong monitor na yon, tapos isang malaking TV lang gagamitin ko. TV as PC display, good idea ba yon? Let's find out. Pero yung una kong kailangan gawin for this experiment is to activate Windows. Ang pangit kasi ng watermark na yun for unactivated Windows. Tapos kung 49 inches yung TV ko, sobrang laki ng watermark na yun. I've recently been playing Halo Master Chief Edition and kahit dun may Windows watermark. Thanks, Microsoft. Yung go-to natin provider for Windows activation keys is CD Key Offer. And they have an ongoing Mother's Day sale now. Links to the Windows 10 activation key are in the video description. Go to the product page, add to cart. Atin natin lang, pero may discount code kami. HS20. Pop in the code, get the discount. Usual payment options, personally gamit ko PayPal dito. Once payment is made, you can access the code through your dashboard. Copy the code, go to activate Windows on your desktop, and paste the code. Wala pang 5 minutes, finished. May legit working CD key ka na. If you need Microsoft Office, meron rin sila at gumagana rin yung code namin to get a discount. Now that Windows is activated, ano ba yung mga advantages to using a TV for a monitor? Yung una, kahit anong TV, pwede mo gamitin. Itong TV nga na to, 49 inches LG, 8 years old na to. May discoloration na nga with the pixels in the center. They're too white, di na sila nagbabago ng kulay. TVs are also usually cheaper than monitors, so you get a lot more screen space for your buck. Kung size lang habol mo, mas cost efficient yung TV. Pero babala, pang work lang to. For gaming, you really do want to still have a good monitor kasi kailangan mo ng fast refresh rate and high resolutions. Features which a lot of TVs still don't have. Using a TV as my primary display seemed like a good idea, pero mabilis ko natuklasan na medyo bad idea pala siya. Una, mahirap makahanap ng pwesto para sa TV. Yung mga computer spaces natin, usually naka-design yun for smaller monitors in mind. Pero kung hindi kaya makapasok ng malaking TV, bakit ba tayo nag-TV, di ba? Nag-monitor na lang sana tayo. I was able to finally make room for this 49-incher, pero hindi talaga siya practical. Plus, takot pa ako na bumagsak or mahulog to kasi wala nang support dito sa likod. Kung biglang nasagi ito or biglang nakalindol, bye-bye old TV. Pangalawa, 1080p yung resolution ng TV na to, which isn't enough screen real estate to have all of the windows that I need. Yung minimum na kailangan ko, at least 3 windows. Browser, chat, and document. Kitang-kita dito na sobrang squish na sila. You need at least 2K to have those kind of things on screen na workable, na magagamit mo, na makita mo at the same time nandun silang lahat. 1080p just doesn't cut it. And yes, TVs now do, of course, have higher resolutions, 4K, 8K. Pero yung goal ko sana dito, gumamit ng luma, a cheaper budget alternative, kumbaga. Pero it just isn't cutting it. Hindi ko magamit yung screen like this. What did I learn from this though? Number one, super easy to connect a TV to a computer. Windows basically treats it like any other display. Number two, noong natakot ako na masyadong malapit yung screen sa mukha ko. 49 inches is a lot of screen to have so close to my face. Ginamit ko talaga to as my primary display para makita ko kung viable option talaga siya. And pretty quickly, I found out na kaya naman. Nasasanay ka na sobrang lapit niya. After a certain point, di ko nga naisip na masyadong malapit siya. Number three, it works great as a secondary monitor. Kahit kailangan ko pa lumingon para makita siya, useful naman siya. And it's so useful, in fact, that I've kept it like this. So, naka-apat na ako ng displays ngayon. Yung tatlong monitors ko, and then yung isang TV. The big space does allow you a certain freedom. It's nice to read your emails, your articles, your essays on it. Plus, nagagamit ko rin naman sa work. So, pwede naman yung TV as a secondary display. Optimal setup ko sana, yung TV kasama, pero nandito sa likod. So, kita ko yung primary display ko, tapos lilingon lang ako sa taas, makita ko na yung TV. Unfortunately, not possible yet in my current setup. But if I do set up again the home office in the future, I'll really think about putting that as an option. TFW. And thank you to our top fans! Na-afford na namin tukupuan na to! Hindi, joke lang. Thank you to Leah Magnaye, Ian Meru, ITX Addict, John Ruben Ocha, Christian Espinosa, and Rafael James.
Thank you for supporting the channel.